Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Magandang araw sa inyong lahat. Dadalhin ko sa inyo ngayon ang ating meditation sa pangalawang araw ng Dawn Watch at ito ay aking pinamagatang Surrendering to God in Prayer, ang pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Babasahin ko ang ating text sa araw na ito mula sa Mark 14:36. At kanyang sinabi, Aba, Ama, ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Walang limitasyon ang magagawa ng Diyos. At kung ilalagay natin ang ating buhay sa Kanyang kamay, walang limitasyon ang paggamit na pwede Niyang gawin sa ating mga buhay. Pag ating pinag-usapan ang pagpapasakop sa Diyos, ito ay isang bagay na hindi normal, hindi pangkaraniwan sa ating mga tao. Kadalasan, ginagawa natin ang sariling atin at hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Sa ating teksto na binasa sa araw na ito mula sa Gospel ni Mark, nakita natin na ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay dumanas sa isang napakabigat na pagsubok, ngunit pinili niyang gawin ang kalooban ng Diyos kaysa sa gawin ang kanyang kalooban. Paano niya nagawa ito? Sa Luke 22:39, magkakaroon tayo ng clue kung paano ginawa ito ng ating Panginoong Jesus. Sa Luke 22:39, ang sabi dito, At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olibo at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. Ang gusto kong tandaan nyo ay yung salitang ayon sa kanyang nakaugalian. Sa English, as he was accustomed. Ang isang bagay na nakaugalian na natin ay napakahalaga. Kagaya sa ating Panginoong Jesus, hindi lamang siya nagpunta sa Garden ng Gethsemane. Noong araw na yon, noong oras na yon na kung saan matinding-matindi ang kanyang pagsubok, kundi ito ay ginagawa niya tuwi-tuwi na, ginagawa niya araw-araw. Kaya yung kanyang pakikipagniig ay mayroong constant na pangyayari. Palagi niya siyang ginagawa. Kaya yung dumating siya sa punto na kung saan talagang napakabigat ang kanyang kinakaharap dahil nga kanyang iinumin ang saro ng bagsik ng paghusga ng punishment ng Diyos sa tao, the cup of the wrath of God, nung ito ay kanya nang iinumin or kanya nang papasanin ang parusa ng Diyos sa lahat ng mga tao, mabigat ito sa kanya sapagkat siya ay banal. Sapagkat siya ay Diyos, hindi niya kilala ang kasalanan. Hindi siya nag-i-struggle dahil sa parusa ng mga Romanong sundalo. Hindi yun ang kanyang pinag-i-struggle. Ang kanyang pinag-i-struggle ng kanyang kaluluwa ay ang bagsik, ang parusa, ang punishment ng Diyos, na yung wrath ng Diyos dahil sa kasalanan ng sanlibutan na kanyang aasuin. Ito ang kanyang struggle. Ngunit kahit sa tindi ng kanyang struggle sapagkat nagpapatotoo na siya nga ay tunay na nasa laman, ngunit napili pa niya rin niyang sabihin na hindi ang kalooban ko, Ama, kundi ang kalooban ko. Paano ito nangyari? Nangyari ito sapagkat ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos, pinili niya na panatilihin ang malapitang relasyon niya sa kanyang Ama sa araw-araw sa tuwi-tuwi na. Hindi lamang siya lumapit sa Ama sa oras ng kanyang pangangailangan, kundi siya ay lumalapit sa Ama sa araw-araw sa tuwi-tuwi na ng kanyang buhay. At ito ay dapat din nating ginagawa bilang mga mananampalataya,
bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay patumpik-tumpik lamang sa ating paglapit sa Diyos, huwag nating iisipin na sa oras ng ating pangangailangan, ng sa oras ng ating pagsubok, ay masasabi natin ang salitang, hindi ang kalooban ko, Ama, kundi ang kalooban mo. Malayong mangyari yun, sapagkat ganito mag-operate ang ating pagpili, ang ating will, kung sa English. Kung ano ang palagi mong iniisip, kung ano ang palagi mong binabasa, kung ano ang palagi mong pinagpupukusan, kung saan ka palagi nakatuon, kung ano ang palaging dinidili-dili mo, minumuni-muni mo sa iyong sarili, yung mga bagay na yon ay maiimpluwensyahan niya ang pagpili mo o magiging impluwensya siya sa pagpili mo. So kung ano ang palagi mong nilalaro at piniplay o iniisip, pinapander sa iyong isip, yun din ang iyong pipiliin. Kaya kung palagi mong dinidili-dili, pag palagi mong minumuni-muni, binabasa ang salita ng Diyos, nakikipagniig ka sa Kanya sa panalangin, ikaw ay nag-i-spend ng time sa Kanya. Then, pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang pagkakataon na kung saan ikaw ay susubukin, ikaw ay dadaan sa mga mahirap na yugto ng buhay, mapipili mo ang kalooban niya. Magkakaroon ka ng lakas na piliin ang kalooban niya. Kung tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, tayo ay nakikinig sa Kanya. Ang Banal na Espiritu ay bibigyan tayo ng paghangad sa kalooban ng Diyos. Siya actually ang maghahangad ng kalooban ng Diyos para sa atin. Paano yun nangyari? Sabi sa Philippians 2:13, ang Diyos ang gagawa. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Gagawin niya ang magamabagay na ito sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Babaguhin niya tayo mula sa ating pinakaloob-looban. Babaguhin niya ang ating pag-iisip. Babaguhin niya ang ating mga desire. Babaguhin niya ang ating pananaw sa buhay. At pag ito ay nangyari, yung mga ating mga hangarin ay mga hangarin na ng Diyos. Ang susi sa kapangyarihan ng Diyos ay ang presensya ng Diyos. At mararanasan lamang natin ang presensya ng Diyos kung tayo ay marunong magpasakop sa Kanya. At kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, mararanasan natin sa tuwi-tuwi na ang Kanyang presensya. Mangyayari lamang yon kung tayo ay magbibigay ng panahon, magbibigay tayo ng oras, magbibigay tayo ng ating buong atensyon sa Kanya sa tuwi-tuwi na. Sa pamamagitan lamang ng panalangin, magkakaroon tayo ng abilidad na magpasakop sa Kanya sa Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng panalangin, matututunan natin pakinggan ang Kanyang boses. Sa pamamagitan ng panalangin, matututunan nating sumunod sa Kanya. Kung gusto mong gamitin ng Diyos ang iyong buhay, kailangan mong magpasakop sa Kanya. A surrendered life is a powerful life. Nais kong iwanan sa inyo ang tatlong bagay bago ako magtapos. Tayo ay magpasakop sa Diyos ng ating buong pagkatao. Tayo ay magpasakop sa Diyos sa araw-araw. At tayo ay huwag magpasakop sa mundo, lalong-lalo na sa mga distractions ng mundo. Ang buhay na nagpapasakop sa Diyos, ang buhay na Kanyang ninais sa lahat ng mga susunod o sumusunod sa Kanya. Tayo po ay magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon, ng ating personal na pagsamba, ng ating pagsunod sa Kanyang mga salita, ng ating pakikipagniig sa Kanya. Gawin po natin ito bilang ating pinaka-primary na prioridad. God bless you.